Tila ordinaryong gabi lamang iyon para sa Beckett family. Tulog na ang kanilang anak sa silid nito ng mga oras na iyon habang nanonood silang mag-asawa ng paborito nilang TV show. Ngunit walang ano-ano ay nagsisigaw ang kanilang anak. Malakas ang palahaw nito at patakbo nitong binaba ang hagdan. Takang-taka ang mag-asawa kung bakit ganoon na lamang ang iyak ng kanilang anak. Agad yumakap ang bata sa kanyang ina at sa pagitan ng kanyang pag-iyak, tanging manika lamang ang nasabi ng bata. Ano nga kaya ang meron sa manikang ito na lubhang ikinatakot ng kanilang anak? Love at first sight ang nangyari sa noon ay 31 years old na si Sarah at 35 years old na si Tom Beckett. Agad na nagkagustuhan ang dalawa hanggang sa lumalim ang kanilang pagtitinginan. Dahil hindi na sila bata ng mga panahong nagkakamabutihan sila, handa na ang dalawa na simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay at magkaroon ng mga anak. Ngunit wala sa kanilang kapalaran ang pagkakaroon ng anak dahil nalaman nilang walang kakayahang magkaanak si Sarah. Ngunit hindi ito naging dahilan upang malungkot ang mag-asawa. Matapos malaman ng kondisyon ni Sarah, nagplano ang dalawa na mag-ampo na lamang upang makumpleto ang kanilang pamilya. Matapos ang mahabang proseso at paghihintay, sa wakas ay dumating din ang araw kung saan maaari na nilang maiuwi ang kanilang adopted son. Pinangalanan nila itong Benjamin at Ben ang palayaw ng bata. Nang dumating sila sa bahay ampunan kung saan nila susunduin ang bata, paka sa mga mata ng bata ang pag-aalinlangan at yumakap ito sa katabing social worker. Pumatak ang luha sa mga mata ni Sarah nang hawakan niya ang bata at noon ay naramdaman niyang si Ben nga ang para sa kanila ni Tom. Niyakap niya ang bata ng mahigpit upang ipadama dito ang pagmamahal na maaari niyang ibigay. Ngunit mayroon siyang hindi napansin ng mga oras na iyon. Hawak ng bata ang isang lumang manika hanggang sa kanilang pag-uwi. Masaya ang mag-asawa sa kanilang desisyon at kita nila na madaling naka-adopt si Ben sa bago niyang buhay. Ibinigay nila ang lahat ng pangangailangan ni Ben sa abot ng kanilang makakaya at lahat ng pagmamahal ay ipinadarama nila sa bata. Kung titingnan ay napakaswerte ng bata sa kanyang bagong pamilya. May isang bagay lang ang napansin nila sa anak na si Ben. Kahit anong bagong laruan ang ibigay nila sa bata, hindi niya ito nagugustuhan. Lalaruin lang niya ito saglit, ngunit agad rin niyang hahanapin ang lumang manika. Maging sa kanyang pagtulog ay hinahanap niya ang manikang ito. Hindi maintindihan ng mag-asawa kung ano ang meron sa manikang iyon, dahil bukod sa luma ay pangit pa ang manika at nakakatakot. Pero dahil ito ang gusto ni Ben, hinayaan lamang ni Sarah ang gusto ng bata hanggang sa dumating ang gabing iyon. Nang gabing iyon, pinatulog na ng mag-asawa ang bata at inihiga na ito sa kanyang kama matapos siyang basahan ng mga pambatang kwento habang nasa kandungan ng kanyang ina hanggang sa makatulog na ito. Napansin ni Sarah na nalaglag ang manika sa sahig at marahan niyang itinabi ang manika sa anak. Bumaba na ang mag-asawa matapos noon at nanood ng paborito nilang TV show hanggang sa madinig nila ang malakas na pag-iyak ni Ben. Nagkatingin na ng mag-asawa at mabilis na umakyat. Ngunit sa hagdan pa lang ay sinalubong na sila ni Ben at itinuturo ang kanyang manika. Takot na takot ito. Noong una ay inakala nilang nananaginip lamang ng masama ang bata, ngunit nang pasukin nila ang silid ni Ben at makita ang manika na nakalapag sa sahig, kinilabutan sila ng magsalita ito. Hinahanap ng manika si Ben. Nang mahimasmasan ay dinampot ni Tom ang manika. Tiningnan niyang maigi ang lahat ng bahagi nito at may napansin siya sa isang mata nito. Nakita niya mula sa isang mata ng manika ang isang maliit na camera at nang buksan niya ito, may isang maliit na mic ang nakasiksik. Hindi makapaniwala si Tom sa nakita. "Sino ka?" tanong ni Tom nang hindi ito sumagot.
Agad niyang kinuha ang cellphone at takmang tatawag na ng pulis nang bigla itong sumigaw. "Sandali, huwag kang magsumbong sa pulis. Magpapaliwanag ako," ang sabi nito. Tinig ng lalaki ang nadinig nila Tom. Tinig ng isang desperadong lalaki. "Hindi ko intensyong manakot. Miss na miss ko lang talaga ang anak ko, kaya ko ito nagawa," ang sabi nito sa malumanay na boses. Siya raw ang tunay na ama ni Ben at ayaw niya sanang ipaampon ang anak, ngunit wala naman siyang pagpipilian. Hindi niya kayang alagaan si Ben at maging ang ina ng bata ay wala rin kakayahang mapalaki ng maayos si Ben. Naisip niyang lagyan ng maliit na kamera ang paborito nitong manika upang kahit paano ay maibsan ang pagkamiss niya sa anak. Shock na shock ang mag-asawa sa natuklasan ng gabing iyon. Awang-awa sila sa ama ni Ben, kaya't bilang mga magulang, naintindihan nila kung bakit nito nagawa ang bagay na iyon. Upang matulungan ay inimbitahan nila ang tunay na ama ni Ben na paminsan-minsan ay maaari niyang madalawang bata sa kanilang bahay. Hanggat kaya ng ama ni Ben ay lagi itong dumadalaw sa bata, dala ang nakayanang pasalubong. Wala man siyang mamahaling laruan o anumang bagay na dala para kay Ben, sapat na para sa kanya ang makita ito at mayakap ng paminsan-minsan. Kitang-kita naman ang kaligayahan sa batang si Ben sa tuwing makikita ang tunay niyang ama. Patuloy namang inalagaan ni Nasara at Tom si Ben at ibinigay ang buong pagmamahal para sa bata. Hindi man nila ito kadugo para sa mag-asawa, hindi iyon kailangan upang matawag na magulang ang isang tao. Ang kailangan lang ay ang pagmamahal na kaya mong ibigay sa isang tao. Kahit pa ito ay hindi natin katugo. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.